welcome to our program, Sports Chat. Thank you. Thank you. Juan Mario Lopez. Don't worry. Paano ba nagsimula sa basketball ang isang Vergel Meneses? Dito ako nagsimula sa ano, sa bayan ng Bulacan, hometown ng father ko. Every fiesta sa amin sa Bangbang, yung father ko ang nagpapa softball, yan nga, singing contest, yan nga, lalo yung basketball. At nakakatawa nga, at unang Sabado ko sa liga, parang 12 years old ata ako nun. Ako yung unang nakashoot, 9 games na laro, ako yung unang nakashoot, yun lang ang shoot ko sa buong tournament. Okay. Hanggang gusto pa ng father ko ng championship, kada shoot is 100 pesos. Wala ako na i-shoot. Nakatipid siya eh. Wala ako na i-shoot sa pitong tira eh. So, yun nga, after that eh, kinakantsawan ako dito sa bayan ng Bulacan eh. Lalo na yung sa Bangbang. Ang ginawa ko, imbis na tumahimik ako or magmukmuk, di ba? Ang ginawa ko, nag-training ako sa Malolos. At dating ano yun, yung nag-train sa akin sa Malolos is dating ano, player ng GRU, champion siya noong 70-71. Si Aling Castre. Pero nung time na yun, Mayor, sabi mo nga, yung isang beses ka lang gumawa nun, ano yun, parang may hili ka na rin ba nun sa basketball o parang gusto lang ng father mo? Ano ba sitwasyon mo nun? Basketball ba talaga? Oh, talagang ano, talagang hili ko mag-basketball talaga. Every time na ano, may hawak akong bola araw-araw. Kasi nga, lagi ko napapanood yung PBA. Minsan dinadala kami ng father ko sa Araneta Coliseum kasi kami magkapatid si Vic. Ano kami, Crispa kami. Crispa Fanatics kami. Siya kay atoy ko. Ako naman kay Philip Cesar. Doon sa Toyota naman, eh, isa lang naman talaga inaangahan ko doon, yung Ramon Fernandez. Crispa, Philip Cesar, yung ba yung dahilan? Bakit number 18 yung ano, yung number mo? No, actually, nung 8 ako talaga eh. Sa GRU, number 8 ako. Sa Philippine team, number 8 ako. Eh, nung na-drop ako ng Presto, number 8 si partner, si Alan. So, ang ginawa ko is number 4 kasi yun yung number 2 nung 1991 SEA Games. So, nung nalipat ako ng Swift, kinausap ko si Kuya Ipe. Sabi ko, Kuya Ipe, gamitin ko yung number mo, yung 18. Sabi niya, walang problema eh. Sabi niya, kahit masino, pwede gumamit yan. Yun ang sabi niya sa akin. Pero yung paggamit mo no, dahil parang to honor yung, yun nga, yung siyang pagiging paborito mo. Oo, oh, isa rin talaga yan. Isa rin talaga yan. Kasi napakalaki ng influence niya sa akin as a basketball player. Kasi talagang sinubaybayan ko yung career niya. And actually, nasa FEO ko noon eh, first year ko. Nung makapag-decide ako na mag-basketball na ulit at para ako nainggit eh. Every time nanonood kami ng championship, sabi ko, pwede rin siguro ako lumabas sa championship lang dyan, hindi lang sa Malolos, hindi lang sa bayan, hindi lang dito sa amin sa Bulacan. So, gusto ko rin isang maging ano, kilalang basketball player. So, nagpunta ako ng GRU. Sabi ko, dito ako pupunta kasi dito sumikat si Kuya Ipe. And again, looking back, tama ba yun? Nagsimula ka rin na maglaro sa isang seminaryo? Oh, nung high school ako, pumasok ako sa seminaryo, mga 2 years din. Eh, ang talagang pinagkakalimbangan namin doon is talagang basketball. Sumasali kami sa inter-seminary meet. Tapos na nung 3rd year and 4th year ako, nag-decide ako lumabas sa seminaryo. Napunta ako sa CEU. Doon lalong nahasa yung paglalaro ko sa basketball kasi ang nakakalaban ko sa CEU, yung mga college. Elementary kami, college ang kalaban namin sa ano, sa intrams. So, napakalaking ano nun, bagay nun na ang makalaban ko yung mga metahid na, kumbaga. So, pwede ba yun, no? Elementary, college, parang, titingin mo, parang mismatch, eh, no?
Hindi, pwede pa. High school. Sa Malolos, sa CU Malolos, ganun ang ano nila. Intrams nila. So, parang limang course sa college, tapos yung element, yung kaming high school. Nung una ko, third year ko, wala kaming pinanalo. Nung fourth year ako, lumabo kaming championship. And then, kaso nag-second place lang kami, kaya lang, nag-most valuable player naman ako. Pumasok ka ng seminaryo. Ano yun? Para mag-seminaryo ba o dahil lang dun sa basketball? Para mag-pare. Actually, napagaya ako sa kapatid ko eh. Pero gusto rin ng parents ko doon kami mag-aral kasi nga siyempre, unang-una yung turo, disiplina, doon mo makukuha talaga. Siyempre, una yung nalaman ko maraming court ng basketball eh. Eh yung time na yun eh, talagang mas kilala yung brother ko dito sa amin sa Bulacan. Kasi siya yung talagang kinukuha rito as import. Ako hindi nalaline up dito no halos. At what part ng buhay mo na yung sinabi mo kanina na alam mo meron ka? Kasi sabi mo nga, yung unang kwento mo, may incentive ka pa ng airpot mo na pag nakashoot ka, 100. Pero at what time na nasabi mo na, ito yung karir ko, ipupurso ko talaga ito? Actually, nung bumalik ako dito sa Bulacan, nakita ko na yung, sabi ko, ito na siguro yun. Pwedeng lumayo yung mararating ko dahil nga doon sa skills ko sa basketball. Una kita narinig, Mayor, PABL ata, no? PBL, na from out of nowhere, college, kalabo mo, puro mga, sabi mo nga, metahid 87. Na. Oo, metahid na sa ano? 1987 na Islam Dunk. Yes, metahid na sa amateur at that time. Ano, sina Alvin, sina Jolas ata kasama po nun. Tinalo mo. Jolas, Nelson. Oo. Teka, paano ka napasali ron? Hindi ko nga alam nakasali ako dun eh. Ang nagpalista sa akin yun, yung coach ko sa Malolo, si Francisco Alincastre nga, dating player ng GRC. Nagpa-practice kami sa campus namin. Sinabi lang niya sa amin, oh, nakalista ka doon. Nagpaalam ako kay Coach Kiko. O sige na, bihis ka na. Punta ka na sa Ultra. Actually, yun yung ano ko eh. Yun yung way ko. Parang yun yung naging daan eh. Para makilala ako sa basketball. Napakalaki ng naging impact sa akin nung pagpapanalo ko sa ano na yun. Sa Slam Dunk. Doon nagsimula. Going to the PBA, Mayor, while number one pick ka no, ng Presto, karamihan naman ng mga player, kailangan ng mga ilang games, ilang conferences, o ilang seasons para talagang makapa nila, magamay nila yung PBA. Yung pagpasok mo, Mayor, ano, ang daming challenges. Pagpasok mo, Presto, nag-disband. Tapos natalo ka sa Rookie of the Year. Sinasabi, ikaw yung dapat nanalo dahil number one pick ka. And then, nag-disband, napunta ng Santa Lucia. And then, one conference lang, nawala. Ano yung mga medyo challenges na kinaharap mo nung nangyayari yung mga ganung sitwasyon early, sa early part ng yung career? Ano lang, ang inisip ko lang, kasi nung actually yung nangyari sa akin sa Santa Lucia, I asked for a trade. Gusto ko talagang pumunta sa RFM kasi di ba yun yung mother team ko nung amateur pa ako and komportable ako playing with Coach Yeng Giao kasi alam niya yung style of play ko. Sabi ko kailangan doon ako, mas komportable ako. So ako naman kahit saan team eh, basta binigyan ako ng chance na magamit sa court, susulitin ko talaga yun. Pero hindi ba naging disappointing din sa'yo, Mayor, na ano? Na, yun nga, yung first team mo disband agad. Tapos yun nga, yung pati yung kay, yung nangyari kay Bong Ravena na natalo pa. Well, deserving naman siguro si Bong. Pero how were those things para sa'yo nakabit? Sa akin, naging motivation ko yun eh, lalo sa Rookie of the Year. And wala naman akong naging sama ng loob kasi ang nanalo rin naman parang ako eh. Dahil di ba, best friend ko nga yung nanalo. So, sa amin, wala yung ganun. So, ang ginawa ko nga, the more ako nagkursige, sabi ko, okay lang yan. Marami pa namang awards na pwedeng kunin. Yan nga, naging most improved, dumating na sa puntong nag-mythical lang, isa nag-most budget.
umabot sa point, Mayor, na nagpalipat-lipat ka ng team, ano? And for someone as good as you, isa ka sa mga icons ng PBA, naging mahirap ba tanggapin din sa'yo nung time na parang palipat-lipat ka na, hindi na isang team, no? Actually, sa akin madali lang eh, kasi hindi naman sa ano, ako yung nagpapaalam sa team eh. Hindi ako yung natitrade talaga na ayaw ng isang team. Talagang nagpapaalam mo ako. Like what happened sa RFM, nag-heart-to-heart ko kami ni Mr. Yang. Sabi ko, gusto ko ng bagong environment. E nga, napunta nga ako sa Barangay Ginebra. So, pagdating... kasi yung time namin dun sa RFM, parang... mahirap yung, di naman sa ano, although nasabihin na natin, sige, nakaatang sa akin. Pero I need a good supporting cast. Yun ang kulang sa akin sa RFM. So, nagpaalam ako na baka sa ibang team, bago man lang ako mag-retire, makakuha ako ng championship man lang. Kahit isa lang. Akala ko nga na sa Ginebra, nung lumaban kami ng finals against San Miguel, makukuha ko na. Dapat yung time na yun, dun mag-retire na dapat ako. So para sa iyo, the best coach na humawak sa iyo, si Coach Yang, is that safe to say na for you, yun ang talagang pagdating sa team? Actually, sa totoo lang, marami rin sila. No? Pero I'm more comfortable with ano Coach Yang talaga. Para kasi kami magkapatid yan. At ang isang coach lang na talagang gusto ko humawak sa akin ng time na naglalaro pa ako, si Coach Al Francis talaga, tsaka si Coach Tim. Na nung kinukuha ko ni Coach Tim sa RFM noon, parang limang beses atang di natuloy yung ano eh, yung usitation nila ng RFM eh. Akala ko susunduin na ako ng Alaska, hindi matuloy-tuloy. Nanonood ko pa ba ngayon, Coach Amir, ng mga ano, ng mga PBA games? And bihira eh. Bihira. Kung sakali, sino? Nung mag-retire ako, bihira akong makapanood. Sino yung player na nai-impress ka sa mga current batch ng players na? Si Kip. Siguro. Si Kip, pag-iisipan ko pa yan. Inaanak ko yan eh. Pero, Kipers. Okay, okay. Iba yung ano yung batang yan. Iba yung basketball sense ng batang. I think yung sinasabi mong gusto mo sa player na parang willing to take the last shot. May ganong ano yun, si Keeper? Meron ganon si Keeper. Alam niya kung kailan siya papasay. Kahit sabihin natin na sa dying seconds, hawak niya ang bola, alam niya kung kailan ipapasay. Pero mas marami sa kanya yung tinitira niya. Iba yung basketball sense ng bata. Okay. And lastly, Mayor, pagiging Mayor, nasa lahi ba ninyo? Nasa jeans or... paano ko ba napasok sa politics after actually nag-coach ka pa eh, no? But bigla ka napunta ng politics. Well, dito kasi sa bayan ng Bulacan, ano, yung Mineses kasi at ano yan eh, political ano na yan eh, kumbaga figure na dito yan eh. Matagal na rin mayroon mga Mineses dito. And it just so happened na ang nakalaban ko rin is yung Mineses din, pamangking ko. Diba? So, siyempre, meron akong ibang layunin. Meron akong ibang gustong mangyari. O meron akong ibang gustong ibigay ng serbisyo para dito sa bayan namin. And, yan ang pinangako ko sa father ko nung nabubuhay pa siya. Kasi, he passed away nitong September 6. So, Hindi ko sisirain yung pinag-usapan namin. Okay. Yung actually, yung hindi ko pa natutupad, Jollibee. Okay. Wala kasing fast food chain dito eh. Meron ako investor sa Jollibee, kaya lang, medyo nakahot eh. Kasi, di ba, sa sitwasyon natin ngayon, walang ganong ilalagay ng business. So, yung investor ko, nag-iisip din siya kung sabi niya, antay mo natin ang sitwasyon. Pero Jollibee lang gusto mo, Mayor, kung para kung McDo, lumapit. Pwede. Open naman sila lahat dito eh. Gusto ko kasi lahat ng
Gusto ko maging business friendly talaga tong mga bayan namin. Gusto ko maraming investor talaga na malaya sila makakapag-negosyo sa akin. Kaya nga sabi ko, hanggang ako yung punong bayan dito, mag-invest na kayo. Sigurado, hindi kayo magkakaproblema. Hindi kayo mahihirapan. Basically, wala pong fast food dyan sa lugar ninyo? Wala. Wala kami. Talagang ano lang, yung mga karinderya lang, yung mga ganun lang, lugawan. Wala kami ng mga Jollibee, McDo, Shakey's, wala kami ganun. Yung airport kaya, na pala, Mayor, sakop ba yon sa inyo? Yes, o dito ilalagay ng San Miguel Corporation. Gano'ng kalaki yan para sa legacy mo as mayor ng Bulacan? Siyempre, malaking bagay sa akin yun eh. Pero di ba sabi ko nga, yan naman kahit sino mayor dito, eh dyan talaga ilalagay nila, boss, yung airport. Nagkataon lang na ako yung nakaupo. Kumbaga, nakaswertehan lang na ako yun. Pero kahit sinong mayor dito, dito talaga ilalagay nila RSA, the boss. May mga concerns yung mga kababayan natin dyan, mayor, like yung sinasabi, yung babahain, yung mga ganun ba? So far, na-assure mo na ba yung mga kababayan mo dyan? And na-assure ka na rin ba ng management ng San Miguel, ng RSA, na itong lahat ng ito eh, napag-aralan na at hindi dapat ipangamba? Nung una, meron talagang agam-agam yung mga tao dito. Siyempre, may pangamba. Pero nung bumaba ang San Miguel Corporation at napaliwanagan nila kung ano yung magandang maidudulot sa ito nga para sa aming bayan, eh ano naman, nawala yung takot ng mga taga dito. And ako naman kasi, sa pananaw ko, no, kasi sigurado naman pinag-aralang maigi yan. Kasi matagal na rin bumaba itong bayan namin. Baka sa pamamagitan ng airport na to, San Miguel Corporation, nila boss, eh, I'm sure siguro, baka mawala baha namin dito. Welcome to our program, Sports Chat. Thank you. Thank you. No, don't worry. Pero, kung pa naman, buong para sa country.